What's up guys, good morning. Welcome back to my channel again. So today is alam niyo na enhanced community quarantine. So lalabas tayo ngayon para magkasulina ng motor natin kasi halos isang buwan ang hindi natin nagkakasulinahan ng motor natin. So today may ano naman tayo, passes. So naipas naman tayo, so pwede naman siguro tayong makalabas para magkasulina. Kaya i-grab na din natin yung pagkakataon kasi mura kasi ngayon yung gasolina eh. Titingnan natin kung magkano ba talaga yung gasolina ngayon. So ano to, nagtatanim sila, magtatanim ata sila yun. Oo, nagtatanim sa barangay ata yan. Tinataniman nila. Nice one, magandang idea sa panahon ngayon. Kailangan nating maging ano, maging wise. Hindi natin alam kung hanggang gaano katagal to. So ngayon nandito tayo sa may subdivision namin, palabas pa lang tayo. So papansin nyo nandun yung Vista Mall. Dito ngayon wala pa rin masyadong katao-tao kasi nga alam nyo naman medyo mahigpit na yung pinatutupad na enhanced community quarantine. Eh dapat lang naman na sumunod tayo, di ba? Ayan, at sa mga frontliners, ayan, salute sa inyo mga sir, mga ma'am. Hindi madali yung hindi madali yung trabaho nyo, pero andyan pa rin kayo sa servisyo para makatulong sa mga tao. At alam ko hindi nyo masyado nakikita yung pamilya nyo kasi nga, di ba, masyado kayong exposed sa mga tao, kaya alam namin na iniingatan nyo lang din yung pamilya nyo. So ayan, salute sa inyo. So ang mapapansin nyo dito ngayon sa ano, sa naga, napakaluwag ng daan at may HPG na nanguhuli. Tingnan natin. So ngayon nga pala guys, titingnan natin kung magkano na ba talaga ang gasolina. Try natin magpa-full tank kung kakayanin. Kasi matagal tayong walang vlog eh. Ilang siguro mag-iisang buwan na din tayong walang vlog. Kaya mag-vlog na rin tayo ngayon kahit konti lang. Para lang ano, may ma-upload tayo, diba? Sabi ng kaibigan ko, Sir Nals, mas mura daw yung gasolina sa may Shell. Oh, tingnan natin kung mas mura ba talaga. Dati kasi umabot ng 54, 56, ganyan. Ewan mo, yung gasolina. Ngayon daw, nasa mga 30 na lang. So, halos kalahati yung binaba. Baka kayahin natin magpa-full tank yan kapag ganyan. Check natin sa Petron kung magkano. Walang parato na. Doon tayo sa may magsaysay. Try natin sa may Shell. Kasi yun yung sabi ng nakararami. Mas ano daw doon, mura. Ayan, dito sa port na to medyo maraming sasakyan. Ewan ko lang kung bakit, pero siguro dahil doon sa nasa unahan na medyo mabagal. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga prutas na nagtitinda sa tabihan. Siyempre, marami na ngayon ng ano eh. Marami na ngayon ang nangangailangan ng kita. Kailangan na nilang kumita kasi hindi na biro yung napakatagal na lockdown. Although, meron naman tayong natatanggap na ayuda sa barangay. Siguro yung iba hindi pa rin sapat para sa kanila. Siyempre, yung nga naman, minsan sa isang bahay, ilan ba kayo sa pamilya nyo? Minsan, 5, 6. Ayan. Pero
pa rin sumasapat yung binibigay eh. Kami, ilan kami sa pamilya namin, 7 kami. Eh, awa ng Diyos. Dasal lang, kinakaya pa rin naman. Mga bayarin, araw-araw. Every month may binabayaran kami sa shop. Ayan, sa oriente, sa tubig. Eh, wala tayong magagawa. Ayun, yun, ang MTO na yun. Ano yun? MT-15? Ano ba yun? MT-03? Ewan ko. I'm not sure. Oo, empty siya. Ayun, may binabayaran kami. Buwan-buwan. Eh, nakaka-survive pa din naman kahit papano. Kasi may konti naman tayong ipon. Eh, siguro, pag nagtahal pa ng mga 5 buwan, eh, baka wala na rin tayong matirang pera niyan. Oo. Hindi naman pwedeng lagi po tayong ganito, di ba? Kaya, mas mabuti na manatili sa bahay at mag-ipon ng lakas para pag natapos ang enhanced community quarantine na to, prides na tayo. Actually ako hindi sa pag-ano, na-miss ko mag-rides. Nakakamiss naman talaga ng rides, lalo na kapag kaya yun yung passion mo, di ba? Nasaan ba shell dito? Ay, ayun eh. Kasi ako sa buhay ko, wala na akong ibang ginagawa kundi mag-rides, family ko, ganyan. Eh, simula nung nag-lockdown, eh, hindi na tayo makapag-rides eh. Yan ang gagawin natin, di ba? Siyempre, mamimiss din naman natin mag-rides. Dati, every week may rides kami, di ba? Ayun ngayon. Wala, wow, Food Panda. Ayun. Salute. Mga isa rin sa mga frontliners. So, dito tayo. Magagas. Oh, siguro. Oh, nasa 40. Oh. Punuin natin kung kano aabuti ng puno. Puno po, puno unladen. So, ayan, papagasuli na tayo dito ngayon. Magkano na kaya ngayon litro ng unleaded nyo? 40. Oo. 40.38. So, umabot tayo ng almost 11. 11 liters. So, marami pa rin pala yung laman ng 1 bar nito. Almost, mahigit pa siguro 1 bar yon. Pero, mismo nabuti natin na mag-gasolina na, di ba? Para, pag natapos tong ano, hindi tayo mong problem. Oh, kala ko puno siya. Pero, check daw natin. Ayun, napuno. Okay. Kanina kasi, kulang eh. Siguro hindi lang na ano ng sensor. Pero, puno yan. Okay, let's go. Siguro, ikot tayo ng sentro. Tingnan natin. Ah, medyo bubigat ka. Nice one, big boy. Tayo. Tayo dadaan. ₱40. Ayan, umabot tayo ng almost 11 liters. ₱430. Ang puno kasi nito, sir, mga sir. Ayan, ang puno nito is 17 liters. So, napag-gasolina lang tayo ng almost 11. Eh, kasi nga may meron pang tira. Kaya hindi tayo gumastos ng ganun napakalaki. Pero dati, yung malaki yung natipid ko ah. Kasi, dati pa nagagasolina ako, ₱400. Wala eh. Inaabot lang siya hanggang 4 bars eh.
Eh, ngayon, gusto ko rin mag-apply dyan sa Foodpanda eh. Kaso iniisip ko yung family ko. Ayaw kong maglalabas eh. Kasi diba, pag nag-ganyan ka, napakalaking tulong. Kumbaga, sagot na din yung ano, yung mga agas pagkain mo araw-araw, di ba? Wala tayong magagawa. Mas iniisip natin yung pamilya natin. Kaya mas pinili ko sa bahay na lang. Exercise ka na lang. Mapalad niya ako. Meron akong gym equipment dun sa ano ako eh, sa bahay ko. Kaya nakakapag-exercise ako. Kasi pag natenga tayo, baka ma-high blood tayo, kain, tulog, hindi makapaglabas, hindi makalabas, di ba? Kailangan natin mag-exercise. So ayan, ano na tayo dito. Kakaliwa na tayo dito kasi yung papunta dyan, ipapasok na ng market. Ay, hindi na sila nagpapapasok dyan. Doon na lang sa may kabila. Mamaya, pag nakalabas ulit tayo, kasi magmamarket din ako, bibili ako ng mga ibang pagkain, mga ibang pangangailangan. So, ayan, pila sa Western Union. Buti pa sila may kinukuha. Sana all. So ayan dyan mga sir, pauwi na tayo ngayon. Wala namang ganap, nagasolina lang tayo, umikot lang. And ayun na. Konting vlog-vlogan. Ayan sa mga sumusuporta nga pala sa channel ko, malapit na tayong umabot ng 3,000. Wow, salamat, maraming salamat. Kahit wala akong upload, dadagdagan pa rin yung subscriber natin. Di ba? Sobrang nakakatuwa lang na sa tulad ko na isang maliit na YouTuber. Sasabi ko na bang YouTuber? Oh, maliit na YouTuber, mga police. Sinusuportahan niyo pa rin ako. So, ayan. Maraming salamat sa inyo mga sir. At sa mother ko pala, ayan, shoutout sa mama ko. Nasa Italy siya, pero very supportive siya sa akin. Ayan. Soon, uuwi na din siya dito sa Pilipinas for good. Kasi medyo matanda na din, di ba? Mahirap naman yung lagi ka na lang nasa ibang bansa. Tatrabaho. Ay, dito sa Pilipinas, kumita ka lang ng konti, buhay ka na, mahalaga, kumakain ka lang sa isang araw ng tatlong beses, di ba? Ako, masasabi ko, okay na yung buhay ko ngayon kasi kasama ko yung asawa ko. Ayan, masaya yung pamilya dito. Ang ano lang, is malungkot lang, is malayo ako sa mama ko. Ayan, pero naintindihan ko naman yan kasi syempre, gusto niya yung nandun tatrabaho, pero ngayon iniisip na niya ang umuwi na lang ng Pilipinas. Pero sabi ko mas okay yun, kung gusto niya dito sa Bicol, kung gusto niya dun sa Mindoro, walang problema, bahay naman dito, puno yung gas natin, medyo nabibigatan si Big Boy nice. Lapit na tayo sa bahay. So napansin ko kanina rin sa may tabi ng shop, sa may bakanting lote, may nagtatanim. Siguro sa barangay yun. Maganda yung naisip nilang yun. Kasi, di ba, ngayon, siyempre, kung mapapansin naman natin, talagang napakahirap bumili ng mga pagkain. Lalo na kung wala kang mga sasakyan, walang nabiyahe kasi ngayon eh. Yung naisip nila na yun, matagal man tumubo, di ba? At least mapapakinabangan nila. Ayan o, sinasabi ko sa inyo na napansin ko kanina mga nagtatanim. Siguro sa barangay. Food Brigade Team. Wow. Food Brigade Team pala. So, ayan guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Sa mga susunod na lang ulit na vlog. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel ko, Chili Rides, and bye-bye!